10 minutes po, mag-i-start na po. Minutes po, start po tayo ng lesson po natin. Hello po. Hopefully po, mag-grab po tayo ng notebook and pencil sa mga gusto matuto po ng piano. So, yung magiging flow po ng ating lesson ngayon, we will start from zero or basic. And then, mag-continue po tayo sa intermediate. So, and also po yung sa mga advanced na gusto matuto ng advanced piano, ito po yung i-re-risked. Kaya kahit may kilang po yung time ngayon, okay lang po. Magkakaroon po ng part 2 for the piano po. As per Pastor Emil. Question po agad, Kuya Joseph. Yan. So, basically po, ang magiging lesson po natin ay till 5:45. And then, from 5:45 po, magkakaroon po tayo ng question and answer. At nawa po, masagot ko po yung mga tanong po ninyo. Start po tayo na exactly 5 PM po. Hello po. Walang piano, pwede po bang gamitin yung piano apps? Opo, pwede po siyang gamitin, lalong-lalo na po sa scale kasi mas mapapractice nyo po, maririnig nyo po yung tunog. Ulitin ko po, nawa po mag-grab po tayo ng notebook kasi po medyo bibilisan lang po natin yung transition kasi sisiksik lang po natin siguro yung mga pang 1 week, hindi naman po. Mga 3 days dapat or 1 whole day na lesson sa 1 day na lesson. Bibilis lang po siya kasi hindi na po natin kailangan i-try pa. Masisave na po ito dito kaya mapapanood na lang po natin ito ng paulit-ulit. Yan. So 1 minute po. Start na po tayo. Ay, 3 minutes pa po pala. Sam, magpakilala na po ako para hindi na po mag-ubos ng oras mamaya. Ako po si Shemuel Bonifacio. I'm from
Yes, BCF Paranaque po. Ako po isang sophomore student sa College or Cathedral of Praise sa UP. At dati po akong junior student sa Phoebus College of Bible. Both po na music college po yung kinukuha ko po. And hopefully, makatapos po ako. Yan, ulitin ko po, mag-i-start po tayo ng lesson na from zero, beginner, to basic, and then last to intermediate. And yung last 15 minutes po, question and answer po tayo. And for bibigay po ako ng some techniques or advice para po sa konting-konti lang naman po na ano, mga advanced na pagpe-play. God bless din po. Yan, 1 minute na lang po. And tomorrow po, sa pagkakaalala ko po ay yung dance lesson naman po ang pangunahan po ni Madam Lulay. At ito po yung 5 p.m. pa rin po. Ayan. So, it's 5 p.m. na po. Start na po tayo. So, I hope meron po tayong notebooks kasama na hawak po ninyo and also pencils. Mas prefer ko po yung pencil para po mas madaling... Po muna tayo bago po tayo magpasimula. Maikling prayer lang po. Aming Ama, nawa po sa hapong ito, marami po kayong matutunan. Kahit magsimula po kami sa basic, nawa po maging reminder po ito sa amin, maging stepping stone po ito sa amin, Panginoon, para po sa pagpupuri at pagbibigay ng pagsamba sa iyo, aming Ama. Gamitin niyo po nawa kaming instrumento ninyo, aming Ama. At maging po sa akin, nawa po ma-share ko po yung mga dapat ko pong i-share, aming Ama. Tulungan niyo po ako. Gamitin niyo po akong mouthpiece, Panginoon. Kayo po mag-lead sa amin ngayong hapon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan. So, since I assume po na lahat tayo ay may background sa music or part tayo ng music ministry or LAM ministry, hindi na po natin kailangan masyadong pababawin yung mga terms po natin. So, today, mag-i-start po tayo sa basic parts ng piano. So, tatlo lang po yung kailangan nating tandaan dito. Yung white keys, itong mga puti na to, black keys, and then yung pedal. Kunin ko po. Yeah. Ito po yung pedal. Tinatapakan po siya. To sustain. So, yun lang po yung kailangan natin tandaan to play the piano. Of course, yung mga technical side na volume, mga pad, tsaka na po yun. So, ito po yung mga basic parts na kailangan natin tandaan. So, moving on po tayo. Sa white keys and black keys po, itong white keys, gagamit po tayo ng mga letter system, which is yung C, D, F, G, A, B, and then C, balik sa C. Hindi po tayo gagamit ng sofa syllables, which is yung do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kasi hindi naman po natin madalas yung ginagamit sa contemporary music or sa church po natin. So, we will use the C, D, E, F, G, A, B, C. Yung Do is equals to C, Re equals to D, Mi equals to E, Fa equals to F, Sol equals to G, equals to A, B is equals to C, and then C as in T. And then, babalik po ulit tayo sa C, sa Do. So, ito po yon, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. So, ayan po yung do, re, mi, fa, sol, la, si, do na yan. Ito pong mga white keys na to. So, ang middle C po natin ay ito. And advice ko lang po, pag tayo nagpe-play ng piano, we should always, di naman we should, pero advisable po na dapat nakatapat po tayo sa middle C where we're playing. Kasi, ito po yung center eh. Mas ma-reach po natin yung lawak ng piano. So, moving on, since ito po yung C natin, susunod po siya sa kanya ay D, then E, F, G, A, B, C.
Babalik lang po sa C. And then, D, E, F, G, A, B, C. Paulit-ulit lang po siya ng paulit-ulit. Etong C to C po na to, ito po yung tinatawag na octave. So, ang octave po ay naglalaman ng 13 notes. 13 notes. Hindi lang po siya yung puro puti. Including po itong mga black keys. So, isang octave po ay consist of white key and black keys. At ito po ay nagko-consist ng 13 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Octave. Ba't nga ba siya tinawag na octave? Kasi sa isang major scale, naglalaman lang siya ng 8 notes. Pero hindi na po natin papalawakin pa yon. So, ang octave po ay nagko-consist po siya ng 13 notes. Laman po niya ay 13 notes, including yung mga half steps na ito. So, yung mga black keys po na ito, napansin niyo po, wala pa po siyang pangalan. May two terms po na ginagamit dito. It's either sharp or flat. So, ano po ba yung sharp or flat? Yung sharp po ay tinatawag na half step above the note. So, kung C, ito po yung magiging C sharp, half step. Yan po yung half step, kalahati lang. And then, D, akit tayo kalahati, D sharp. Okay po? So, kung pindutin po natin itong A, kalahati, A sharp. At napansin nyo po, hindi po ako nagbe-B flat, kasi yung B flat po, commonly ginagamit po yun sa pababa na chromatic scale or pag-ganon po siya pa-reverse. So, paangat po, gagamit po tayo ng sharp. C, C sharp. D, D sharp. E, F, F sharp. G, G sharp. A, A sharp. B, and then C. So, pababa, gagamit tayo ng flat. So, what is a flat note? Flat note po, yun naman ay half step lower the note. Half step lower. So, yung half step or yung sharp, above po siya. Yung flat naman, below. So, kung ito ay C, ay D, D. So, half step below, magiging D flat. So, pag half step above, sharp. Half step below, flat. Okay? So, let's try to use sharps and flat. Sharp po pataas, and then flat pababa. C, C sharp. D, D sharp. E, walang E sharp, F agad, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, walang B sharp, C agad. Okay? So, pababa naman po tayo, B, B, C, B, B flat, A, A flat, G, G flat, F, walang F flat, E agad, E, E flat, D, D flat, and then to C. So, nakuha po ba natin? So, meron po palang dual identity itong mga flat, yung mga black keys na to. Itong isa na to, pwede siya maging C sharp, pwede siya maging D flat. Itong isa na to, pwede siya maging D sharp, pwede siya maging E flat. As well yung iba dito, F, F sharp, or G flat. Ito, pwede siya maging G sharp, or A flat. Ito naman po, pwede maging A sharp, or B flat. Nakuha po ba natin? So, next po natin ngayon ay yung major scale na po. Nalaman na po natin yung mga letters ng mga bawat keys na ito. And mag-move na po tayo sa octave. And also po pala, ang naging practice ko po to memorize yung mga letters ng bawat teklado na to, nagkaroon po ako ng visual pattern. Katulad po ng ang nota sa una ng dalawang block na ito ay C. Napansin niyo po, dalawa, tatlo yung block key na magkatabi. So, yung una ng dalawang block key ay C. Pagitan ng dalawang block key ay D. Pagkatapos ng dalawang block key ay E. Then F. Tapos una, yung unahan ng tatlong block key ay B. So ganun lang po siya. Hanggang sa masanay na po tayo na hindi natin binibilang-bilang pa. Kasi meron isang pong pattern or meron isang way para tandaan yung laging babalik ka sa C. Magbibilang ka isa-isa. C, D, E, F, G, A, B, C. So, pag hahanapin mo yung A, C, D, E, F, G, A, medyo matagal. Pag hahanapin natin yung G, C, D, E, F, G, medyo matagal po kung gano'n natin siya pa-practice yan.
mas madali po yung visual pattern. Pero okay din po yung bumabalik sa C to, sa counting. Okay, moving on po tayo. Alam na po natin yung mga letters na to. Ulitin ko po. C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, and then C. Pabalik, gagamit po tayo ng flat. C, B, B flat, A, A flat, G, G flat, F, E, E flat, D, D flat, and then C. Alright. So, next po natin ay yung major scales na po. Sa scales na po tayo. So, ano nga po ba ang scale? Ang isang scale po, ito na po yung nagko-consist of 8 notes. 8 notes po siya. So, example, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yan po yung isang scale. Yan yung scale na tinatawag. So, ang scale din po, yan din po yung ginagamit or naging pattern para makabuo ng isang family chords na itatackle po natin mamaya. So, ang scale po ay meron siyang basic pattern. Nabanggit ko po kanina yung half note. At kung may half note, meron ding whole note. Or half step, meron ding whole step. Yung whole step po ay equivalent to 2 half steps. So, imbis na kalahati lang iaangat natin, dalawa. So, ganito po ang pattern ng isang major key. From bass, or magsimula tayo sa C. From C, whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, and then half step. Kalahati lang. Ulitin ko po. From C, whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. Okay po? Try po natin sa ibang key. Key of G. From G, whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, and then half step. So, basically po, pwede siyang makabisado ng whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. Ganun po ang major key. So, when we are playing the oct or the scale, meron din po siyang proper fingering. So, we will number this as 1, 2, 3, 4, and 5. So, si pa rin po ang ating example. So, 1, 2, 3, balik tayo ng 1, 1, 2, 3, 4, 5. And then, re-reverse niya lang po siya. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sa halos lahat po ng major key, sa puti po, yun po ang ginagamit. So, try po natin sa key of G. Where's G? C, D, E, F, G. Ito. Whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. Same fingering. Whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. Try po natin ang ibang key. Key of E. C, D, E. Okay po? From E, whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. Alright? Sa pa po? From E, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. So. Alright? So, pwede rin po natin siyang gawin sa left. Kung sa left hand po natin, practice. Fingering naman po niya, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ganun po siya. Ganyan po yung proper fingering sa isang major scale, sa key of C. So, try po tayo sa ibang key. Hanap po ulit, hanapin po ulit natin yung isang scale niya. So, try po tayo ng B. Sabi po tayo. So, where is B? C, D, E, F, G, A, B, then B. Or ito. So, bibilang po tayo. Whole step, whole step, half step. Whole step, whole step, whole step, half step. Whole step, whole step, half step. Whole step, whole step, whole step, half step. So, ayan. So, malinaw na po sa atin yung pattern ng isang major scale. Meron pa pong iba't ibang tawag
or iba't ibang klase ng scale like minor scale, enharmonic minor scale, melodic minor scale, pero hindi na po siya ganun ginagamit sa contemporary sa atin sa church masyado. Mostly ginagamit po natin yung mga major scale at saka mga basic na progressions. Nakakaba naman po nanonood si Maestro Daniel. So, balik po tayo. Tapos na po tayo sa isang scale. Sa scale, so next na po tayo is the family chord. Ang family chord naman po ay same lang din po, walong chord po siya sa isang family, kung tawagin natin, family, quote-unquote. So, that will be yung from here at yung higher niya. So, ang family chords po ay nagko-consist ng tatlong klase ng chords. So, meron pong tinatawag na major chord, meron pong tinatawag na minor chord, meron pong tinatawag na diminished chord, at yung fourth po ay yung augmented na hindi naman po natin masyadong ginagamit. So, start po tayo sa major chord. Ano po ba ang major chord? Ganito po ang tunog ng isang major chord. Parang kumpleto siya, parang masaya. So, anong tunog ng minor chord? So, parang medyo malungkot or something. Anong tunog ng diminish? Medyo mas creepy yung tunog niya. And yung augmented, parang kulang, may kilampuntahan. So, ganun yung tunog na augmented. So, mag-start tayo sa isang type muna ng chord, which is yung major. Ang major, ang pattern niya ay 3 chords lang po pala ang gagamitin natin, yung, which is yung triad. Triad is consist of 3 notes in 1 chord. 3 notes po. For example, 1, 2, 3. Triad po ang tawag dyan. 1, 2, 3, triad yan. 1, 2, 3, triad din po ang tawag dyan. Basta 3 notes in 1 chord is a triad. Kahit anong inversion po or version yung gamitin. Basta 3 chord po siya. So, dito po sa family chords, gagamit po tayo ng number system para mas madali po nating tandaan. So, since 8 po siya, 8, gagamit po tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at yung pang 8, babalik po tayo sa 1. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 1. Okay? Nag-gets po ba natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 1. Kasi same lang po siya. Octave higher lang po siya. So, mataas lang po siya ng isang octave. So, gagamitin po natin yung number system na yon for us to memorize na mas mabilis kung major or minor ba yung chord. For example, yung 1 or yung C, lagi siyang major. Pag key up si lagi siyang major. Yung 1 lagi siyang major. Yung 2 is minor. 3 is minor. 4 is major, 5 is major, 6 is minor, 7 is diminished, and then yung 8 or yung 1, babalik sa 1, is major as well. So ulitin ko po, 1 is major, 2 is minor, 3 is minor, 4 is major, 5 is major, 6 is minor, 7 is diminished, and babalik po tayo sa 1, which is major. So, bakit po tinuturo yung ganung pattern or your number system? Kasi ganito po ang nangyayari. So, sa isang scale po or isang family chords, yung pinipindot po natin sa scale, yun lang din po yung gagamitin natin sa family chords. So, ituturo ko po yan. So, try po natin yung isang major chord. Key of C. Sa C. Chord of C. So, napansin nyo po, itong tatlo na to, nakapailalim to doon sa octave ng C. Try natin yung F. 1, 2, 3, 4. Yung fourth. Fourth ay major. Di ba po? So, major chord. So, yung mga pinipindot ko po ay nasa loob lang dung C scale. Try po tayo ng ibang key. Try po natin key of G. So, key of G, gamitin po natin yung D. Pang ilan yung D sa key of G? 1, 2, 3, 4, 5. Pang fifth. So, yung pang fifth po na yan ay major chord. So, napansin po natin, yung mga pinipindot ko po na yan ay nakapailalim din dun sa G major scale. So, ito po yung G major scale. So, ito po yung D kanina. Nakapailalim siya dun. Sakop siya nung G major scale. Okay. So,
For us to make a triad, bibigyan ko po kayo ng isang madaling solution. Unang-una po muna yung sa major. How to make a major triad chord. Uunahin po muna natin yung base note, which is yung magiging root note po natin. For example, key of C po tayo. C scale po ang gagamitan natin. Family, key of C yung family chord po na gagamitan natin. Okay? So, C. C or 1 is major chord. So, ang solution po ng major chord is 4-3. Bakit po sinabi na 4-3? Kasi from root note, bibilang po tayo ng 4 half steps. 1, 2, 3, 4. Ito yung second notes. Bakit po 3? Kasi from second note, magbibilang po tayo ng 3 half steps. 1, 2, 3. Gets po natin? 4, 3. 4, 3. Okay, so next po natin, try po natin sa ibang key of E. E major scale po tayo, key of E po ang family chord natin. So, E, which is yung first note ng scale. So, ang first note ng scale ay major chord. So, count po tayo ng 4 half steps. 1, 2, 3, 4. And then, 3 half steps again for the third note. 1, 2, 3. So, ayan. Kuha po natin. So, ganun po hanapin ang isang major scale. Isa pa pong example, key of G. Key of G tayo. Family chords of G. So, key of G tayo. So, yung G natin ang magiging first chord. Ang first chord ay laging major. So, para hanapin yung mga kasamahan ni G, bilang tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yan ay G major triad. Okay po? So, next naman po tayo, minor. Minor scale po tayo. So, ang minor scale naman po, baliktad siya. Imbis na 4-3, magiging 3-4 naman. So, try po tayo ng A minor. Key of C po tayo, pero A ang ating pipindutin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixth, dun sa scale. So, pang sixth siya, ibig sabihin, minor siya. So, 3-4. Try po natin. From A, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3-4, okay? A minor. Gets po natin? So, try po tayo ng ibang key. Key of G ulit. Try po natin yung E minor of key of G. So, yung E minor or yung E, pang ilan siya sa key of G? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pa rin siya. So, 6 is always a minor. So, 3-4 ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So, yan po siya. Yan po yung E minor. So, sa tunog pa lang po, malalaman na po agad natin yung difference ng major at minor. Ito po yung isang tunog ng major, tunog ng minor. Okay po. And lastly, to complete the three basic triads sa isang scale or sa isang key, it will be the B diminished or the 7 diminished. So, ano po ba yung solution naman or pattern for the diminished chord? Diminished chord po naman ay 3-3. So, tatlo-tatlo. So, from B, 1-2-3, 1-2-3. Ganito yung tunog niya. Ganyan po yung tunog niya. So, ito po yung diminished. Dati akala ko yung isang, yung sa family chords, major-minor lang. Yung pang-pito sa family chord, akala ko minor lang siya. Katulad sa key of G, akala ko F-sharp minor lang siya. Yun pala, F-sharp diminished dapat yung term sa kanya, yung tawag, yung type ng pagtugtog sa kanya. Na ano tayo, na puro minor lang, nakalimutan natin itong diminished. So, laging kasama yung diminished sa isang family chord. So, lagi siyang pang-pito. So, kung sa C, 1, 2, C, D, E, F, G, A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yung laging pampito ay isang diminished chord. Try po natin sa key of E. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito po siya. Lower octave natin. Ito po ay D sharp diminished. D sharp diminished. Pero
Napakadalang lang po ng Christian music na gumagamit ng diminished chord. Hindi ko po alam kung bakit. Pero madalang lang po talaga siya gamitin. Minsan ginagamit lang po siya na passing chord or to add flavor or to add color lang sa isang music. So mostly, yung ginagamit lang dyan yung major or minor. Okay, so try po natin i-figure out yung major and minor sa isang buong key. Okay, so let's use again the key of C. So inuulit ko po, yung 1 ay major, 2 is minor, 3 is minor, 4 is major, 5 is major, 6 is minor, 7 is diminished, then 8 or balik sa 1 is major as well. Game. Start po tayo sa 1, sa C, major chord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Next is 2 or minor, D minor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Next is E minor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Then F. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Yung major and minor pattern po, magkabaliktad siya. 4, 3, at 3, 4. Try po tayo ng ibang key. Key of A. Okay? So key of A. So yung A ay first note, so major siya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So mag-D naman po tayo sa key of A. D. Pangilan yung D sa key of A? 1, 2, 3, 4. Fourth. So 4 is a major chord. So 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So D major chord. Okay po? So to figure out pa po yung iba't ibang klase ng chord or para mapindot nyo po lahat, pagkabalik po ng church, after po ng quarantine, try nyo po agad maghanap ng chords, isulat nyo po yung mga type ng chords using that pattern po. Yung 4-3 and then 3-4. And then pag diminish, 3-3. Ayan. And i-add ko na lang po, pahabol, yung augmented, kung ang diminish ay 3-3, yung augmented naman ay 4-4. Gusto ko lang po iparinig sa inyo. So, ganito po yung augmented. Starting from C, key of C pa rin po tayo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, meron na po siyang borrowed chord. Kaya hindi po siya ganun ginagamit. Kasi hindi po siya kasama sa key of C eh. Sa C scale. Meron na po siyang borrowed note. So, yung augmented po parang laging nagli-lead din to another note. Or nagtatapos parang... Ganun po yung augmented. So, moving forward po tayo. Tapos na po tayo sa family chord. Gusto po tayo sa triad. Next naman po natin is to apply yung mga chords na ito. Pero i-wrap up po muna natin yung mga family chords. So, how to know yung pattern ng family chord? Syempre po, kung sa key of C, katulad ng sinabi ko kanina, yung 2 ay minor, 3 ay minor, etc. Panunuan po yung mga sharps and flats. So, malaman po natin yun dun sa scale. Kunyari, key of E, key of B po tayo. Key of B. Ito po ay C sharp. Okay, yung mga sharps and flats. So, lahat po ito, yung mga black na yan, sharp po yan. So, magiging C sharp minor, D sharp minor, and etc. So, so, ganun po siya hanapin. Basta tandaan lang po natin na sa loob ng family chords, may pito at yung number 1 ay major, number 2 is minor, etc. etc. Tandaan na rin po natin yung scale, kung paano yung pattern ng scale, which is yung from the root note, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. From that part po, malalaman na po natin yung mga chord, malalaman na po natin yung chord name. So, marahil mahirap pa po ito, pero once natinry po natin siya paunti-unti, madali nyo na po siyang makukuha. So, sorry po kasi talagang kailangan natin siyang bilisan. At mas maganda po talaga na mas natututukan to. Pero I hope na naiintindihan nyo naman po ako sa mga term at sa mga tinuturo ko. So, let's apply po yung mga chord na ito. So, key of C pa rin po tayo. Bigay po kayo ng isang kanta. Parang delay ata to. So,
Kay buti-buti mo Panginoon na lang tayo. Yung kay buti-buti mo Panginoon, ang family cards po niya or progression ay 1, 6, 4, 5. 1, 6, 4, 5. First chord, sixth chord, fourth chord, and then yung fifth chord. Okay? So, key of C. Key of C po tayo. So, ano yung first chord? C. Sixth chord, A minor. Fourth chord is F major. Fifth chord is G major. So, try po natin sa isang, sa kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sixth, sa lahat ng fourth, F. Sa bawat araw. Okay? So, bakit ko po gin... pumiyok ako. Bakit mas sinasuggest ko po yung numbering? Kasi yung numbering po, mas madali na po tayo mag-transpose dito. Kunyari, key of C. 1, 6, 4, 5 yung chord. Lilipat ako ng key of E. E di may iba na yung name niya. Pero kung numbering po ang gamit natin, 1, 6, 4, 5, madali na po yun. 1, 6, 4, 5, 1 yung E, 6 yung C sharp minor, and then 4th yung A, 5th yung B. So, try po natin. 1, 6, 4, 5. So, mas madali po siyang tandaan kesa sa maglilipat tayo, mag-transpose tayo. Mababa kay Pastor. Mababa kay Pastor Emil. Dapat kay Pastor Emil, A sharp, mga ganon. So, kailangan natin mabilis mag-transpose. So, mas advisable po itong number system na to mas para mas matandaan po natin or mas madali tayong makapag-transpose ng isang family chord. So, example po ulit tayo ng isang song. From key of D. Ano po bang song? Noong ngayon, kailan pa man na buhay ko'y tapat. Tumaas po tayo. So, pag nagtatranspose po tayo, less hassle na, hindi tayo makakonscious. Uy, ano yung chords? Search nyo ulit yung chords na iba, na kailangan natin ng guitar, ano yung guitar application na yun? Mga guitar chords, kailangan natin yun. So, pag kinabisado po natin tong pattern na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas madali na po sa atin mag-transpose in any key. So, tagpi-tagpi lang po siya, mag-start po tayo sa scale, kabisadohin po natin yung scale, yung mga major scale, and then, start po natin alamin yung mga minor and major scale chords, and then yung diminished chords, also yung family chords, alamin po natin yung mga chords na nakapaloob dun sa isang family chords by using the scale na tinuro ko po kanina. And then, to find out kung major or minor chord, alamin po natin kung pang ilan siya dun sa scale, pang second ba siya, pang third ba siya, pang fourth ba siya, pang fifth ba siya, so, etc. So, na-try na po natin tumugtog ng gamit yung mga triad na yon. So, tuturuan ko naman po kayo ngayon ng basic rhythmic pattern. So, yung ginagawa ko po kanina ay time signature po nito ay 4-4 and then I'm playing a quarter note. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. So, importante po na malaman natin yung rhythmic pattern ng isang song para mag-adjust din tayo kung anong klase ng tugtog na gagawin natin. Kasi merong mga song na gumagamit ng 3-4 or 6-8 katulad ng Scandal of Grace. Yung so, 1, 2, 3, Grace, what have you done? So, 3-4 po siya. Pero commonly na ginagamit po natin sa church ay 4-4 or 2-4. Mga ganun lang po. 2-4, God is good. God is 1-2, 1-2, all the time. 2-4 po yun. So,
Gano po yung mga simpleng rhythmic pattern or rhythmic terms na ginagamit natin sa contemporary music. So ngayon po, gagamit lang po tayo ng 4-4. Slow song lang po tayo ulit. Ano kaya ang song ang maganda? When I Think About the Lord. Sige po. 2, 3, ay, bugto. Pupurihin kita o Diyos na lang po para mas familiar. Pupurihin ka o 1, 2, 3, 4, 1. Ang aming alay ay pagsamba. Kawaratian. 4, 4 po, quarter, quarter lang. So, ganyan po yung basic rhythmic pattern. Meron, pag na-master nyo na po siya, pwede po kayo mag-imbento ng... Depende po sa feel nyo or gusto nyo pong pag-i-interpret ng music. So, yun na po yung basic rhythmic pattern. Pag nagpa-practice po kayo ng chord, ganun lang po ang gawin nyo. Sa key of C pa rin po tayo, C major. Banggitin nyo rin po yung D minor. 3, 4. E minor. F major. A minor. Maganda po na binabanggit natin. Ay G, A minor. Then B diminish. Then babalik sa C. Okay? So, sa left hand naman po, kung medyo nahihirapan kayo na pagsabay ng triad, pwede po itong isa-isang nota lang. Nyari, ganyan lang siya. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, G, 2, 3, 4, A minor, B diminish, 2, 3, 4, balik, 1, 2, 3, 4. Alright, so isa-isa lang po tayo sa left muna. Pero pag nasanay na po kayo, try nyo na rin po yung triad. 3, 4, 3, 4, 3, 4, and etc. Meron naman pong isang way naman ng pagpa-play din sa left, which is yung octave. Yung octave naman po ay, paano ba ang term doon? So, ang octave po ay higher nung pinipindot ninyo. Higher version nung pinipindot ninyo. So, kung C, higher C. So, ito po yung higher C, octave ng C. So, ayan. So, pag nagpe-play po tayo ng triad, try po natin yung triad dito sa right and then octave dito sa left. Okay? So, try natin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And etc. Ganun po yung mga type ng pag pa-practice ng right and left. So, balikan ko lang po. When we exercise, proper fingering sa scales. And also, mas maganda rin po pala na dagdagan natin ng bass din, ng left hand yon. So, example. Etc. Ganun po. Left is bass. Nagbe-bass lang siya ng octave. And then, yung right ay yung nag-i-scale. So, let's try po natin na mag-play ulit ng isang song. I will try po na na triad to and then yung left ay bass lang. So, try po tayo ng bagong song, How Great Is Our God. So, ang chord progression din po niya or pattern ng chord ay 1-6-4-5. 1 major, 6 minor, 4 major, 5 is major.
So G is the one. So G and then 6 yung E minor. 4 is yung C and then D is yung fifth. So how great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great, and etc. So ganun po yung basic na pagtugtog ng piano. So pag na-wrap up nyo po yun, pag natutunan nyo po by step yung kanina, you will be able to play na rin po yung gantong type lang ng pagtugtog. So we still have 5 minutes. And okay, nabanggit ko po kanina yung progression. So what is progression? Progression po, siya po yung isang set of chords in a phrase. So isang phrase, set of chords po siya, yun yung pattern ng chords. Yun po yung tinatawag na progression. Kaya pag tinatawag, uy, anong klaseng progression? Ano yung progression mo? Sabihin mo, 1-6-4-5. Diba? Tunog social ka na. Anong chords mo? 1-6-4-5. Ha? Ano yun? Parang, mas maganda po siyang term. At, mas usable din po siyang term. And, so that will wrap up po yung basic po natin ng pagpa-play ng piano. That is from beginner to basic. So mag-add lang po ako ng konting intermediate level. Meron pa naman po tayong 5 minutes. So kanina po, gumagamit po tayo ng triad chord, which is yung 1-3-5. Alam niyo po ba ang triad chord ay merong tatlong versions? Tatlong versions niya, yung root position, which is yung ganito. First inversion. So yung bass nyo, yun yung magiging dulo nyo ngayon. Ibig sabihin, 1-3-5 maging 3-5-1. And then next is the second inversion. Kung 3-5-1 to, magiging 5-1-3. Okay? So 1-3-5, 3-5-1, 1-5-3. I mean, 5-1-3. So pag ako tumutugtog, madalas ko pong gamitin yung second inversion. Bakit? Kasi parang pag nasa second inversion po ako ng E. So E, second version. 1-3-5, dito lang po. 1-3-5, 3-5-1, and then 5-1-3. Nakuha ko po itong technique na to. Left lang yung gumagawa ng bass part or ng chords. And then, ako stay lang ako dito. Pakinggan nyo po yung magiging tunog niya. E, lumipat ako ng C sharp minor, and then A. Di ba po? Ang dali lang niya kasi nag-i-stick lang yung right mo dito sa inversion na to. So try po natin sa key of C. C, first root position, second inversion, first inversion, and then second inversion. Ganyan po siya. Para mas madali po natin makita, C, D, C, E, G, yung G po natin, ibababa po natin ang octave. So, ganyan po maging shape niya. So, try po natin tumugtog. So, kung tamad po kayong tumugtog, pero wag naman sana, ganun po ang pinaka-easiest way din. Also, naging pattern ko po ito, naging shape ko po ito ng kamay ko, itong shape po na yan, nag-a-add po ako ng octave ng bass, so ito po yung shape ko, tapos nag-a-add pa po ako ng itong 2. So, add 2, pero medyo advanced na po yung add na yan. So, ganito po yung shape niya, sa kahit anong key. So, yung left ko po, ang pinipindot niya po ay yung 5th, 1, 2, 3, and then yung 5th higher. So, yung ano yung 5th? From C. 1, 2, 3, 4, 5. 5th. 1, 2, 3, and then yung 5th higher. 1, 2, 3, 4, 5. Yan po yung naging shape ko. So, ganyan po siya. Mas buo po siya, mas makapal. And also, in this shape, sa gantong shape po, mas madali po kayo makakapa ng melody line.
So medyo intermediate na nga po ito. So try po natin yung walang mahirap sa Diyos. So nandito lang po ako, nag-i-stay lang ako dito. Nakakapako po yung melody line. Try po natin, How Great Is Our God. Diba po? Mas madali siyang magkapa ng melody line. So, sinasuggest ko po yung ganitong shape sa inyo para mas easy na rin po tumugtog. Naturo po sa akin to nung 2017 at simula po nung nag-stick na po ako dun sa type ng pagtugtog na yun. So, additional na rin po, may 1 minute pa, yung shape po na to, pwede nyo rin po siyang gamitin na pang gapang or pang runs. So, example, inaangat ko lang po siya ng octave. So, ganun lang po siya. So, okay na po. Tapos na po at yung ating 45 minutes. And I hope may natutunan po kayo. Medyo mabilis lang po talaga yung transition natin. Pero balikan na lang po natin ito. At after po ng quarantine, sa mga churches po natin, i-apply po natin yung practice na ito. At I hope na lahat tayo ay mag-work hard to glorify the Lord using our talents po. So, mag-move na po tayo sa question and answer. Nawa po masagot ko po. Dalian nyo lang po yung question nyo para po masagot ko. Sige po, mag-question and answer na po tayo. Ayun, praise God po, Ma'am Mel. Yeah, may 15 minutes pa po tayo for question and answer kung may gusto po kayong itanong or may gusto po kayong i-clarify dun sa na-discuss po natin. So while waiting sa mga questions po, I'll play a song na lang po muna. And then, type nyo lang po yung questions ninyo pagkaano din answer ko po right away. Ilang taon na po ako nagpa-piano. Nag-start po ako ng proper piano, proper lesson sa piano noong 2016. Yan po. Kasi dati nung bata po ako or nung high school po akong alam ko lang po ganyan-ganyan. So, di ko pa po kayang pagsabihin na maayos. Pero 2016 po ako nag-proper lesson sa piano nung nasa Phoebus na po ako. Welcome po. Praise God po. Yan, may iba po bang question pa po? Bakit wala pong E sharp and B flat? Actually, technically po, meron pong E sharp at B flat, B sharp. E sharp tsaka B sharp. Pero medyo corny na po siyang tawagin kasi F na po siya agad. Tsaka C na po siya agad. Tsaka hindi ko po alam sa nag-imbento ng piano kung bakit wala nga ba. Ah, okay, okay po yung diminish po. Principle po niya ay 3-3 from the root note. Bibilang po tayo ng half step ng 3 half steps, 1 2 3, 1 2 3. Tunog po niya parang nagli-lead din po sa isang chord. Ah, paano po mag-shift ng chords kung biglang magtataas ng note yung leader? Commonly po, ang ginagamit po natin pang buwelo ay yung fifth nung pupuntahan po nating family chords. Kunyari, key of C po tayo. Ang gagawin po nating buwelo ay yung fifth nung pupuntahan nating chords. Kunyari, yung D. Ano yung fifth nung D? 1, 2, 3, 4, 5. A major. So kung si tayo, buwelo po tayo. Ganun
Ganun po siya. Exercise po sa keyboard. Practice for coordination po, yung scale lang po talaga, and nagpa-practice po ako ng Hanon. Yung basic Hanon lang po, to practice lang po. Basic exercise sa keyboard ang pwede mong gawin sa mga beginners. Pinaka masasuggest ko po na basic exercise ay yung scale. Wala na pong iba kundi yung scale. Kasi dito po, dalawa na yung mapapractice eh. Yung hand natin, also yung memorization natin dun sa scale. So, sabi po ni Sir Enzo, dun po sa mag-i-stick ka mo yung chords, kumapa ng melody, yun lang po yun. Lumipat ng chords. Di ba pwede lumipat ng chords? Medyo mabagal po internet. Actually, pwede po kayo lumipat ng ibang chords pag kumakapa po kayo ng melody. Pero ako po kasi, pag napakinggan ko po yung isang song, and then gusto ko po kapain yung melody, ito pong shape talaga yung ginagamit ko. Minsan po nagmo-move lang po ng ganyan, pero talagang majority po nandito lang. What piano do I recommend to buy po? Depende po kasi sa budget nyo, pero meron pong mga mura na piano na Casio. Naglabas po sila ng murang edition. Also, Roland Go Piano. Much better po yung tunog ng piano style po nito. Kung gusto naman po ng synthesizer, pinakamura na pong synthesizer yung Roland XPS-10. Pero for beginners po talaga, yung Casio po ang magandang i-ano. Paano po ang mga arpeggio sa piano? Ang arpeggio ko po sa piano ay kung ano po yung last chord na ginamit ko. For example, nag-A minor ako. Pwede na yun yung maging arpeggio mo. Ganun lang po siya. So, pag nag-E ako, ay yung nag-B. Mga basic arpeggio po siya. Pero mostly nga po nang ginagamit ko ay yung ganitong shape. Mga ganito po siyang shape. So, sample po ng progression sa na intro sa worship. Paano intro? Paano ba? Mostly ano lang din po ako eh, kung ano lang yung sa chorus niya. Madalas po akong gumagawa ng progression sa mga ending. For example po, kung gusto niyo po ng majestic na ending, pwede rin po yung ano ang major role ng keys sa band? Gaya ng karamihan sa praise and worship natin ay band. So, depende po sa dami po ninyo sa band. Kami po kasi mostly 3-piece lang po kaming band. So, ang ginagawa po namin, talagang makapal po ang tunog. Ako po, nagpapad ako, plus yung melody line, and then yung talagang piano part po siya. Pero kung kompleto naman po kayo, may gitara, electric, acoustic, drums, bass, hindi naman po kailangan ng masyadong kapalan pa yung piano. And yung piano po pwede siyang maging part ng brass, pwede siyang maging the strings, pwede siyang maging pad, pwede siyang maging woodwind. Depende rin pa rin po sa isang song. Pero nagiging malaki po yung role ng pianist, lalo pagka nagsosolo lang, may special number, solo, tapos piano ka lang. Doon po na-exercise yung pagiging independent mo while playing. Mostly po kasi nagiging ano lang tayo eh. Dependent po tayo dun sa band natin. Ay, so makapal na to. Ganito na lang gagawin kong klase ng pagpe-play. Paano po gawin yung over chords? Example, E over G sharp. Yung E over G sharp po, medyo advanced na po yan kasi hybrid chord na po yan.
Pero ang i-over G-sharp po ay ganyan po siya. E-over G-sharp 7 po ito. So, combination of two chords po siya na pinagsasama to create a specific sound na mas swak dun sa kanta. Mas suggest ko pong effect for worship songs, pad lang po. For example po. Ayan. So, piano po siya plus the pad. Pero, iwas po tayo dun sa naiiwan yung tunog ng pad. Nasa suspend, nasa pedal na po yun. So, pag naiwan po natin yung ibang pad, nakatapak pa rin po tayo sa pedal, medyo maingay na po, masakit na po sa tenga yon. So, ganun po. Nasa practice din po yun ng pedaling. So, yung pedal po pala, ang turo po sa akin nun, every chord ay release ng pedal. Pero, bago ka mag-release ng pedal, dapat nakalipat ka na ng chord. For example, C, nakapedal po ako, A minor, tsaka ako magre-release. So, timing po siya, A minor chord and then release. Hindi po siya sabay na magtatapa ka tapos tsaka ka mag-chords. Parang nonsense po yung suspension, yung sustain yun nun. Ganito po yung effect niya. Ayan po. So, meron pa po bang questions po? Sana po nasagot ko po yung mga tanong po ninyo. Sa iba pa pong effects, pwede po kayong gumamit ng brass sa mga joyful songs, pwede po kayong gumamit ng organ, pwede rin po kayong gumamit ng electric piano dun sa mga tunog neo soul na kanta, mga contemporary na kanta. So, ayun po. Marami pa po eh, katulad ng Planet Shakers, marami po silang ginagamit na tunog, mga synths. So, ayun po. Pero ako po, talagang mostly po na ginagamit ko is piano and then pad. Tsaka na lang po ako nagle-layer ng ibang mga tunog. Pero hindi ko po inaalis yung tunog ng piano. Welcome po. May iba po bang tanong kayo? Meron pa po tayong 10 minutes siguro. Mag-extend po tayo ng 5 minutes. Atmosphere during worship on keyboard. Sa atmosphere po, talagang dapat, depende po eh, kung gusto niyo po ba siya ng light, kung gusto niyo po ba siya ng medyo intense yung atmosphere na gusto niyo marinig. Pag light po ako, simple chord lang po ako. Minsan, ganyan lang po ako. Simple playing lang po siya. Pero kung gusto niyo po na medyo intense na, mas higher po yung octave na ginagamit ninyo, mas lighter po yung tunog na na po-produce, mas lower, mas darker po yung natunog na po-produce. Usual, ayan, same po. Simple background kapag may nagpe-pray po, usual chord progression mode during prayer. Ang pinaka-iniiwasan ko po dito pag may nagpe-pray ay yung sobrang likot magtugtog kasi nakakaano po yun eh, nakaka-distract. So, as is lang po ako, minsan po, ano lang po, ang progression ko po na ginagamit ay 4-3-4-3 na lang po ako. So, kasi pag nag-play po ako ng diba parang nakaka-distract po kahit ang light ng tugtog niya. Nakaka-distract po eh. Isa pa. Ayan, yun po yung simple background ko, yung 4-3 progression.
In 4-4 count lang po siya. Ang pinaka nasasuggest ko po talaga pag nagpe-pray tsaka pag nagkikreate ka ng atmosphere, iwas po sa likot talaga. Iwas tayo sa exhibition in yung mga kakaibang chord progression. Siyempre, baka minsan na doon na ma-focus yung tenga ng mga congregation. So, meron pa po ba tayong questions? Welcome po. Welcome po sa inyo. Welcome po. Ano pa pong questions po natin? Ayan, typical progressions ko po, kanina po nabanggit ko po na yung pang 5 nung chord or key, family key na lilipatan ko. So yung C, lilipat ako ng D. So ano yung 5th nung D? 1, 2, 3, 4, 5 yung A. From C. May methods po kayo sa piano? Methods? Wala actually. Kasi nag-start ako from classical piano. Pero, syempre yung basic classical lang. Pero, doon ako nag-start. Classical exercise. Tsaka ako nag-contemporary, nag-improvisation. Kay Kuya Mike Lopez po, typical progression ko po, gumagamit po ako, or kaka-figure out ko lang po yun ito, gumagamit ako ng flatted 7th, tsaka ako mag-5 nung lilipatan ko. For example, from D to E, ganun po. So nag-flat 7th ako nung kina pinanggalingan ko, then mag-5th ako nung kina pupuntahan ko. Ulitin ko po 'yon. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko, the flatted 7th and 5th. Ganun po yung progression po na ginagawa ko. Share lang po ng usual intro and ending. So, natutunan ko po ito kay Kuya David Ariate. Light po, medyo magla-light po ako sa intro, then bigla akong mag-full blast, tapos biglang maghihina ako pagpasok ng verse. Example po tayo ng yung "And this kingdom will know no end." Ano pong title nun? Ganun po. Pag-ending naman po, ayun, usual po na ginagamit ko po sa intro ay yung chorus part. Nilalagyan ko lang po siya ng variety. Sa ending po, ito po yung tinatawag na flatted 6 to flatted 7th and then to 1. So, ganito po yung magiging tunog niya. Madalas po tawagin siya na majestic. Narinig ko po na majestic daw po yung tunog. Pero ang tawag po sa kanya ay flatted 6 to flatted 7 to 1. Meron pa po akong isang na-discover na progression for ending. Medyo bitin po yung tunog niya pero maganda po siya for a soft ending.
Flatted 7 po ako. Then 6th. Flatted 6. And then 5. Ay, sorry. 6th. Flatted 6. And then 5. And then flat 5. Tapos. Kanina po na ginawa ko flatted 7, flatted flatted 7, 6, flatted 6, and then 5th, and then 1. Mga ending po. Sample ng diminished chord. Diminished chord po, ganito po siya. Mostly po talaga siyang nagli-lead siya dapat sa isang chord pa. So for example, D diminished to C. Bam, 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 bam. Yung augmented naman po, i-add ko na rin. Yung augmented naman po, may alien chord na siya, which is yung pag sa C ka, naka, nagli-lead din po siya. Bam, bam. Ganun po siya. Diminished. Si diminish. Ganun po. Yep, yes po. Bis, flatted 6, flatted 7 to 1 po. Meron pa po mga tinatawag na cadences pero wala na po tayong time eh. Gusto ko po siya sana ituro sa inyo. Pero yung sa next lesson na lang po natin siya i-discuss. May na magtuturo sa magtuturo po sa inyo. Meron na po ba? Last question na po tayo. Last question na po. Paano magbigay ng cue ang keyboardist po para sa worship leader po na suabe lang? I mean, light lang, hindi gaano halata na kanta na po. Ah, okay. So, yung kung paano po bibigyan ng cue. Paano nga ba? Pag nag-i-intro. Ganun po yung commonly na ginagawa ko pong pang cue na papasok na sila. Tawag po doon suspended chord. Nagsususpend po ako. Tapos, ganun po yung tunog niya. Diba? Parang obvious na po napapasok na. Yun po. Gumagamit po ako ng suspension or suspended chord. Para po doon. Pero, of course, sa rehearsal po, dapat we already practice yung kung ilang counting yung bago pumasok si worship leader. Tsaka, eye contact din siguro po para mas madali. Last question po ay how to view po. Ano ulam mamaya? Yan. So, that's all for today po. And I hope tomorrow po ay manood po ulit tayo sa panibagong lesson, dance lesson po. Nawa po, nasagot ko po yung mga tanong ninyo. And pag may marami pa po kayong tanong, i-PM nyo lang po ako, Shemuel Ray Garcia Bonifacio. At masaya ko pong sasagutin yung mga tanong po ninyo. Maraming salamat po. God bless po.